Narinig niyo yun? Simula pa lang. Okay, palakol, ito pag-uusapan natin to bigla. Almost 15 hours pa lang yung nakakalipas. Once again, my name is MC Ter and 7CA. Medyo mag-iiba muna tayo ng sirkulasyon. Pag-usapan muna natin yung hip-hop world. Yes, so ilang linggo pa lang yung nakalipas. Talaga naman pinag-usapan, talaga naman na hindi mo alam kung paano yung nangyari at paano mangyayari sa mga susunod. Pero biglang naudlot. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Ito yung about CLR versus Joe T. Yes, men! Yan, so sa mga nanonood ngayon, rated SPG tayo. Ang ibig sabihin na rated sa palakol, giba! Yan, kasi ganun ang pag-uusapan natin dito. Makakarnig kayo ng iba't ibang salita, masasakit na salita, mura, pero eto yun. Eto yung realidad pag doon sa hip-hop. So, ngayon ko lang gagawin to kasi kanina, pagbukas ko ng Facebook ko, talagang bumulaga sa akin yon. So, pinakinggan ko ito. Ayo, hindi ko ugali ito sa ganitong mga kanta, lalo na sa diss, pero yan nga. So, ngayon ang gagawin natin, hihimay-himay natin yung kanta ni Joe T. Again, wala akong against kay CLR and Joe T. Talaga namang gusto ko lang gawan to ng komentaryo kasi iba to pala ko. Magkaiba sila pagdating sa paggawa, pagdating sa pag-build ng konsepto, pag-rap. Pinakita dito yung kakaiba. Talagang kakaiba yung naging banatan dito. Talaga naman, hindi man natin matatawaran yung construction na ginawa niya, yung pagbuo niya sa lyrics niya. At the same time, may bubuga rin naman. So, hindi natin pwedeng sabihin wala ibubuga sa CLR. And then, binanata ni Joti, lumabas tuloy si Rabis. Kaso, rap game eh. Pag sinabing rap game, wala naman sigurong rap game na ginawa ka ng ano eh, hindi ka babalik. So, yun yung rap game. So, habang natulog yung diss nilang dalawa, pakinggan natin, naglabas kagad si Joti. Pagdating na CLR, 1.5 CLR, barado. So, pakinggan natin. Try ko kung may mali, comment nyo lang dito, hihimay-himay natin isa-isa. Kanina umaga, gustong-gusto ko ng gawan to. Kasi iba, so pakinggan natin ha, isa-isay natin. Still, pinakita. Respetuhin mo mga lyrics pa lang, chorus pa lang. Diba? Akala mo kasi sobrang astig mo na nung napasama ka sa kantang kontrabida. At bago ka magmalaki, tignan mo muna kung gaano kalaki ang iyong babanggain. Ako ay nagtaka, walang namang kalaban mo, pero ba't kailangan pang tumawag pa ng yaya? Let me take you back to the old school shit. Napata natin ang mala, old school beat. Sinimulan pa, pinakita niya na old school ako. Ngayon, bibigyan ka talaga ng pang old school. Old school beat ang ginamit. Pakinggan pa natin to. Kilalanin mo ang mga old school tips. Bago ka mag-trash talk, bago ka mag-talk shit. Aminin mo, ikaw na una. Boy, ang bumasta sa mga nauna. Kasi ang mga fans mo, tatanga-tanga. Wala silang alam kung saan talaga nagmula. Nakita mo yun! Saludo ko sa dalawa pero pinakita niya dito, gagawa-gawa ka ng eksena, gumagawa ka ng eksena, hindi mo itutuloy. Parang tataya, parang tagu-taguan o langit lupa, tumaya ka, tapos di ka tatakbo, tatayain ka ulit. Tapos yung mga kakampi mo, masama kasi na ito, ganito. Mga kakampi mo, ang dami. Ako, bagong to, pahingan natin to. Maagang bumakout, so na mapapaos ako dito, ayop kanina pa, maaga kasi bumakout kasi nga rap game to. Pag sinabing rap game, sinimulan mo, tapusin mo, and then totoo yun, ano to eh, hindi mo pwedeng idepensa yung sarili mo na pucho, puro ano. Pansin ko kasi ito ha, hindi mo na ito, for CLR kung nakikinig ka ha, CLR,
Respect ako sa'yo. Much respect, men, sa ginawa mo. Pero, bro, sinimulan mo na eh. Men, sinimulan mo na. Sinimulan mo na. Tapos, hindi mo tinuloy. Kasi, yes, given, ikaw may sabi, syempre, side mo yan, na natapos mo, pinakita mo yan, no? Yung pinakita mo, yung talaga naman masasabi mo na binigay mo lahat, sabi mo nga sa content mo, sa Facebook mo, binibigay mo lahat. Pero yun na nga eh, binibigay mo lahat, eh, ba't di mo sagutin? Yun lang yun, dahil ba hindi na-reach yung level mo, yung ina-expect mo, yung expectation mo. Boy, kasi kung ganito lang yan, ha, kung ha, pakinggan mo to, kung hindi na-reach niya yung level mo, eh, hindi ka sasagot sa Facebook, hindi ka na magsasalita, hindi ka na sasagot. Wala na mga comment-comment. Kasi, hindi nga na-reach, ba't ko pa sasagutin yan? Diba? Kung baga sa Bible yan, may pera ka 5 piso, yung halaga ng binibenta mo yung 6, hindi kita papansinin kasi hindi ko pwede benta na 6 yan. Bahala ka. Tawad, sabi nga nila. Pwede bang 5 pesos na lang yan? Hindi, tawad. Pero ikaw hindi eh. Parang kung lalo sabihin mo, pre, baka kaya pagdagdagan ng 550, bigay ko na. Ganun ginagawa mo. Tagina mo ka. Ito, papahinga natin. Ang tampas na jaje mo na hanggang ngayon ay hinihingi pa ako ay nasapin mo ang karir mo hanggat malalasap. Kung ako sabit sa salba, ikaw sabit sa hip. Ay! Sinabi kasi sa mga hindi nakakaalam po, ang salbakuta na po ay binubuo na po ni Jyoti Madkila, siyempre Charlie Mack. So dati si Vendetta, ngayon si Jyoti na. For some reason, wala na tayong alam daw, wala na tayong pakalam doon. Pero, social media yan, nababasa nyo na naman siguro. So, labas na tayo, mas maganda gumit na lang tayo doon. Problema nila yun. Pero hindi mo kasi masasabi ha, para sa akin, hindi mo kasi masasabi sabit si Jyoti sa Salbakuta. Bakit? Si Jyoti ang nilagay sa Salbakuta. Isipin mo yun, siya ang nilagay, oo, siya yung nilagay. Hindi naman siya yung nag-insist na, Jyoti, baka pwede isama nyo na ako sa Salbakuta, Jyoti na ako. No. Siya ang nilagay para malaman lang ng iba. Kaya paano siya magiging sabit? Sipin nyo yan, ha? Siya ang nilagay. Eh, Jyoti, may pangalan na yan, eh. May album na nga yan, eh. O, sa mga hindi pa nakakalam, may album na po siya. Tsaka dami nagawa ng tao. Okay? Okay, so, ayun. Punta na tapos. Yung isa naman, syempre, alam naman natin lahat. Yung isa kasi, galing ng banda, CLR. Si CLR naman kasi galing banda, so pumasok siya sa rap industry. Pero ay, hindi na masisisi, may identity si CLR. So nakabuo siya ng sarili niyang core. So ayun nga, binabanggit nga niya dito, binanggit din niya sa mga kanta niya. Kaso, syempre iba, homies, ibang hip hop sa ano, sa rock. Ha, okay, tandaan nyo yun. So, yun nga, iba naman yung pinanggaling. Si Jyoti kasi yung pinanggalingan from hip-hop, talagang hip-hop lahat. Pero si CLR kasi, foundation niya nagsimula sa rockista, from rocker to rapper. So, alam naman natin, nung kapanahunan, eto sila, from rocker to rapper, ang layo. So, kung papasok ka sa poder ng hip-hop, medyo alangan, pero syempre hindi naman masyadong ano na ngayon yun, tinatanggap na yun. Pero yung sinimulan mo, tama yung sinabi, sinimulan mo eh, tapos di mo tatapusin, tapos sinaling mo pa, may sinaling ka pa. So yun, so pakinggan pa natin ito. Gusto ko yun, balikan natin sa chorus to eh. Pa, isa pa. Gusto ko yan. Ikaw sabit sa hip-hop. Respetuhin mo mga nauna sa'yo. Kung gusto mo, respetuhin kang pabalik. Diba? Yun, yung sinasabi ni Jyoti. Rumispeto ka! Inuulit-ulit niya sa chorus, sinimulan pa kagad. Parang ganito lang yan eh. May sarili akong bahay. Ginawa ko ito yung bahay. Ito yung trip ko doon sa bahay ko. Kinulaya ko ng ganito. Ito yung sopa ko. May sarili kang bahay. Tapos pagpunta mo dito sa bahay ko, bigla mo lalaitin. Diba? Sasabihin mo, tanga na yun. Ikukumpara mo yung bahay mo sa bahay ko, yung bahay mo, walang supa, yung bahay ko may supa. Kasi hindi uso daw sa inyo yung supa. Eh, kalukuhan yun. Hindi. I mean, ganito lang yan eh. Respetuhin doon talaga yung tao na nauna sa'yo. Kasi, ano yan eh,
para sinabi mo, tatay mo, lang respeto sa tatay mo, nanay mo, lang respeto, tanaw na sa iyo. In short, pagdating naman sa larangan ng musika, kung sino yung nauna, ganito lang yan, whether may pangit ang tao naman, meron din namang alter ego yan. Meron din bang good and bad sides yan. Good sides niya, bad sides niya, wala kang pakialam doon. Pero yung parang magre-rea ka, parang ito ako ngayon, wala na kayo. Diyan ka, wala ka lang. Respeto ka muna. Kasi sabi nga, na, karamihan na sinasabi, para magawa mo respeto sa iba, respetuhin mo sarili mo. Kung wala kang respeto sa sarili mo, wala. Akala mo kasi sobrang astig mo na nung napasama ka sa kantang kontrabida. At bago ka magmalaki, tignan mo muna kung gaano kalaki ang iyong babanggain. Yun nga yung sinasabi doon. Yun yung sinasabi doon. Yung binanggit kanina ni Jyoti na kanta, ayun yung kasama si Price Tag. Yes, si Price Tag na nakalaban ni Makagago. So, nagsimula niya sa, nag-ano rin siya, lumabas niya sa bus. Sa Wish Bus, yes. So, simula doon, nakilala si CLR. Sa pagkakaintindi ko, so, sa fans ni CLR, kung may mali man ako. Again, wala akong again sa ano, pero ang point ko dito muna, kasi ang pinakikinggan ko muna dito, yung kay Jyoti. So, labas ka, maglabas ka si CLR para sa'yo naman gawan ko ng ganito. And then, tingnan natin. Pero may banat kay, yun nga sabi ko ano sa'yo, respeto. Meron ka, may nakuha ka sa akin respeto. Pero, eto i-kokomenta ko muna kasi wala kang, pagkalabas ni Jyoti ng kanta, hindi ka na naglabas eh. So, gumawa siya, 1.5, barado. May ibig sabihin yung barado, hindi lang saltang barado. Okay? Ako ay nataka, walang naman kalaban mo. Pero ba't kailangan pang tumawag pa ng yaya? Yun! Dito sa rap game, ang panalo, hindi mo dapat kiniklaim. Yes, yes! Ang pabebe, hindi ka hurado. Ang kaso mo ay hindi pa sarado. Fuck! Saan mo nakuha yun? Saan mo nakuha yun, Jyoti? Alam nyo na ngayon, na rap game, mga homies, sa mga baguhan. Bawal dito ang balat sibulyas. Mga new school, yes, bawal dito ang sibulyas. Alam nyo, sibulyas, pag binilta, mangingyak ikaw. Walang ganun dito. Walang ganun sa totoong hip-hop. Kung gusto mo at may guts ka, kumuha ka ng papel, gamitin mo utak mo, kumuha, isulat mo, at dun mo ipakita skills mo. Yun ang labanan, kasi rap game nga eh. Okay, rap game. Nakuha yan. Patapos ang kaso. Ano kaya ang kaso niya? So, kung sino nakakalam ng kaso niya, alam ko na, pero comment nyo. Well, eto pang isa. Oh! Sa isang event, ikaw ay pumunta. Oh! Kumuha sa maraming tao na usipat siya. Oh! Na makyo ka lang, di naman kumanda. Oh, 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 oh. Teka, ulitin ko ha. Sablay. Tao na usipat siya, na makyo ka lang, di naman kumanta. Oh! Okay, doon tayo simula. Ito, in general to, as entertainer. Sa rapper, kahit dancer ka pa, ano. In short, entertainer ka. Binibenta mo, sinabi ko ito sa isang vlog ko, tsaka sinasabi ko ito sa mga N7CA ko. Ang binibenta mo, once naaapa ka ng stage, man, ang binibenta mo dito, hindi lang yung kanta mo, ang binibenta mo dito, sarili mo. Kung ikaw as entertainer, ikaw yung ehemplo. Yes, ikaw yung ehemplo. Tapos, makikita ka dun sa harap, nagmumura. Hindi entertainer ang tawag dun. Men, mga homies, mga sikat, magbabanggit ako, unahin ko na, kamikaze. Siguro naman sa mga hindi pa nakakita mag-perform ang Kamikaze, papakita ko sa pagiging rockista. Pag napanood nyo yung Kamikaze mag-concert, bibilib kayo, pero still yung respeto mo pag nagpe-perform sila, iba. Wubat sila ng damit, lalo si Jay, tumatalong pa, the last time na pinamigay pa nga yung sapatos niya, isang pares na, ganun siya magano. I mean, entertainer siya, pero hindi niya payapayagan na umurahin mo yung mga... No, kasi may mga nanonood nowadays, lamang yung millennial. Mas marami sila, tanggapin natin. Kasi yung mga old school, karamihan sa old school,
siyempre pamilyado na and nagsusupport na lang sa mga bago nilang mga nahawakan or yung mga hinahawakan ngayon nila, mas pamilyado na rin. Kumbaga ira, may ira na gano'n-ano na. So mas marami ang nanonood sa iyo na kabataan, tapos papakita ng gano'n. CLR, medyo ano ako doon. Sablay yun, bro. Sablay yun. So hindi ko nababanggitin kung saan event yon na nakita ko rin naman. Mali yun, bro. Mali yun. Maling-mali. So, as rapper ka, syempre, eh, kahit sa ibang bansa, minsan ginagawa yun, pero hindi sa ganung paraan na parang, hindi eh, basta disrespect mo yung sarili mo. Sarili mo yung dinedisrespect mo daw. So, sana yung mga magpe-perform, mga plano mag-perform, kung may diss kayo sa mga samaan loob nyo, kasi ang rap talaga hindi mawala yung diss. Totoo yan. Yun yung spice ng rap. Yun yung spice. Hindi yan katulad ng mga balladeers. Gagawa, you know. Kasi ayun naman yung linya nila. Balad. Putang anak, anong mga pilipit na gawin na. Anong paano nilang tempo gagawin. Doon naman sila maglalaban. Sa rap naman na maglalaban, skills, pagsulat. Kung paano mo dudukdukin, dudurugin yung kalaban mo sa pamagitan ng pagsulat. And yes, kasama ang pagdidis. So, okay? Tandaan nyo. So, pagdis lang. So, magkupal. Okay? Ito ay nagtaka, ha? Aking napuna, ha? Sa hindi mo concert, nakisingit ka, ha? Wala ka sa poster, di ka nakalista. Tapos piling mo show, makukumasta. Ay, putay na. Bumura siya na. Bumura na. Parin ko na. Bro, ito nga pala yung mga tanong na iba. Wow, nauna ako sa puta. Totoo yun, bro. Totoo yun, mga palakol. Bakit si N7CA, si MCTR, hindi lumalapag, pero sumusuport? Ako yung tao na sumusuporta ng tahimik. Pini-PM ko pa nga yung nagpapa-event. Bakit di ako nakapunta? For some reason. Pero yung bigla ako pupunta doon, I mean, for example, yung imbitahan ako, kailangan ako ilagay sa ano, minsan ako na yung hindi nagpapalagay kasi baka hindi ako makapunta kasi meron din ako obligasyon sa trabaho, yes. So, isa yun sa mga obligasyon. So, pero, yung pupunta ka sa isang event na hindi ka nakalagay, yes, ugali po ni N7CA yun, hindi lang ni MCTR, hindi po talaga kami lumalapag. Kasi number one, walang pinagkaabihan sa birthday party. Yung birthday party, limited, kilala yung pupunta, tapos pupunta ka, makikikain ka, uy, maya ka naman. So, yun yung reason. Tapos, pagtapos doon, yun, pakikinggan natin yung gagawin niya, and then alam ko na, sinarmig ko na, eh, gagawa ka pa ng katarantaduhan doon sa area, sa birthdayhan. Nakakaya. Sana sa mga entertainer, tanggalin yung ganon. I mean, hindi ko sinasabi na parang pachusi ka, pero kung sa tingin mo kailangan, dapat ka gano'n, mas maganda talaga puntahan nyo. At kung hindi nyo kaya nga puntahan, magsabi kayo sa organizer para hindi naman mapapayadin yung organizer. Pero pupunta ka, hindi ka kasalan. Na, boy! Tana, mumura-mura ka rin. Ay! Hello. Ay, mali. Isa pa? Ha? Ano? Oh! Nagsama ka pa ng sisi o rin galing peryahan. Yun yung sinasabi. Hila mo buntot mo, ha? Hindi. Hila mo buntot mo. Huwag ka na. Sama na iba. Kayaanin mo muna yung isa. Kayaanin mo muna mag-isa. Kung hindi mo kaya, magtawag ka. Sabi-sabihin, kaya ka nagtawag, hindi mo kaya. Patangin na ka.
Game. Nung napakahusay, isa ka rin naman sa mga bubulol-bulol. Tamaan sa pool at pumilang ulo. Oh. Kanina pa napapansin ha? Ewan ko napapansin nyo, kanina pa napapansin. Si Joe CCLR, nung gumawa ng kanta, si Man nandiyan. Si CCLR, nung gumawa ng kanta, kaya nga, kanina sinabi ko, pinakita niya yung metaporya nung kanta niya, nagpakita siya talaga ng yung lalim, hindi lang basta lalim, may diin, pinakita niya. Then, sumagot si Joti. Yung sagot ni Joti, parang pinakita naman ni Joti do na eto ko, ba't ako lilibel sa'yo? Pero, tingnan mo to, lalaruin kita. Ganun yung ginawa. So, eto naman ngayon, ano kung mapapansin nyo, ang ginawa naman ni Joti, fuck, dinala ka. Sabihin nyo ko hindi totoo. Mag-comment kayo. Kahit new school, kahit old school, binalik ka. Binalik ka sa era ng old school. At nung binalik ka sa era ng old school, eto, pinakikinggan mo. Ang lawak pala ng hip-hop. Ikaw may sabi no, di ba? Ang lawak pala ng hip-hop. At yan, na nilaro ka. Inisa-isa, kung mapapansin mo, hinimay-himay ka ng relax na relax yung boses. Diba? Diba? Next. Tuhin mo mga nauna sa'yo kung gusto mong respetuhin kang pabalik. Yeah. Diba? Para sa lahat. Sobrang astig mo na nung napasama. Para sa lahat yan. Kasagantang kontrabida. Oo. At bago ka magmalaki, tignan mo muna kung gaano kalaki ang iyong babanggain. Oo. Ako ay nagtaka, ako lang na makalaban mo. Pero ba't kailangan pang tumawag pa ng yaya? Woo! Sa realidad, pinatay si Abel ni Cain. Tangatawag mo kung balik na rin. Gusto balik yun ako, medyo. Sa realidad, pinatay si Abel ni Cain. Oh, tanga ka, wag mo akong balik na rin. Butang yun. Sabagay, tama naman. Butang yun. Magbasa naman. Minsan kasi, ito karamihan ang ginagawa. Gawa lang ng gawa ng lyrics. Gawa lang ng gawa ng lyrics. Pero, kala niya, dahil natugma na. Ayan, karamihan to ha. Walang magagalit sa akin, lalo na sa new school. Ako hindi ako perfecto na kompositor. Pero, kahit pa paano, hinihimay ko na ayaw kong bukas makaluha. Pagbalik sa akin, ako yung magbukang tanga sa ginawa ko. Yung iba kasi, gumagawa ng lyrics, basta magkaroon lang, pero hindi nila na nalalaban yung construction of lines na ginagawa nila, nagfo-fold din sa kanila, sa katangahan nila, sa katangahan ng gumawa. Kasi, katulad niyan, Cain at Abel, alam naman natin yan, basahin mo yung Biblia. Basahin mo! Hindi yung porkit sinabi yung Cain at Abel, mas eto ako, ayaw patay Cain pa, ayaw patay na Abel. Ang kulit to! Nakasulat sa Biblia, huwag mo ibahin. At kahit dito sa rap, ipatay ka pa rin. Kaya ka ba, puro status na lang. Oh. At doon na lang ikaw ay nagyayayapa. Yes. Okay, yun nga, ulitin ko. Sinabi ni CLR na hindi na ito papatulan. May isa pa nga, no? Ito, dagdag mo dyan sa cover mo. Convince ka na eh. Ako, ganito ha, ugali ko ha, convinced na ako eh. Hindi ito patulan, ano sasabihin mo? Bahala ka dyan, no comment na ako kasi, yun nga, tapos na eh. Alam ko na, nawala ka sa akin na, baong ka na eh. Pero, diba sabi ko kanina, sabi mo nga yung presyo mo, kunyari ito, presyo mo, 500, ang presyo nung kalaban mo, 400, gustong tawaran ng 400, siyempre, kung ayaw ko ibigay ng 500 to, hindi ko ibibigay. Pero ikaw, hindi. Puta ka na. Humihirit ka pa eh. Ano ibig ko sabihin? Humihirit ka pa. Ano mabili to? Ano ibig ko sabihin? Chat ka pa doon. Compose ka pa doon. Yabang pa doon. Comment naman yun. Ay, hindi ganun. Sagot ka, bro. Kasi, tingnan natin. Respeto ulit. Siyempre, J-Skills. Tingnan mo naman yung laban ng dalawa. May sinabi. Nagpakita ni Skills talaga si Jay Skills at nagpakita rin si Joti. So, nakita mo naman, talagang, yun ang game. Yun ang sinasabing rap game. Hindi yung... Bigyan nyo naman kami ng maganda, yung mga listener. Yaka sa mga fans.
chance mo oh. Na nakabang yes. Ipakita mo sa kanilang ikay palaban oh. Tanong ang bag na iabag eh, mas pukakapan ang nahapas ng bag. Ano yun? Parang sinabi yun. Ibalik mo ang bag. Maawa ka sa taong nagmamayari ng bag. Ay, snatcher! Pinalabas mo yung snatcher! Man, scumbag ang ginawa. Scumbag. Tangina. Bag, hindi niya sinabi dito. Hindi lang sinabi dito ni Jyoti na para alam ng agaw ng bag. Ibig sabihin dito, para sinasabi niya dito para sa akin na sinasabi niya dito na akin yan, aagawin ko para maging akin, eh mahiya ka naman, isa yun. Get the point? Misan laliman ang utak, hindi porkit sinabi bag, eto sabihin na, bag ang babaw. Hindi nyo napansin. Yun yung hindi nyo nakakita. Hindi nyo nakakita na naglaro si Jyoti. Na sa'yo yan, kukunin mo sa, I mean, akin to, kukunin mo, tapos sasabihin mo sa'yo na, yun yung gusto sabihin ni Jyoti. Yun yung gusto nyo palabasin. Ibalik mo. Diba? Mahiya ka sa may-ari ng bag. Diba? May magdala ko ba na mahihiya pa? Siyempre, benta yun, diba? Benta yun. Nakaw nga eh. Nakaw. Lupit mo. Oh! Narinig mo yun? Talo ka na pag di ka na sumagot. Putang ina. Ah, ito, personally, CLR, yun nga, request ko, men, kung talagang, pupiyak na ako, men, kung talagang, mahal mo ang hip-hop, gusto mo yung rap, dahil from rocker, at nandito ko na sa rap, and yes, may nagawa ka na, may pat ka na sa rap, subukan mo si Jyoti. Challenge ko yun, tama ba, sa mga nanonood, subukan mo. Kasi hindi mo nga pwedeng sabihin na ikaw ang nanalo sa laban na hindi ka pumupusta, bro. Hindi ka pwedeng manalo sa loto na hindi ka nga tumataya. Hindi ka pwedeng manalo sa takbuhan kung hindi ka tatakbo para maabot yung finish line. Bigyan nyo kami ng finish line, man. Jyoti and CLR. CLR, Jyoti, bigyan nyo kami. Lalo na CLR kasi ano na to, 0.5 na. So, kahit isang sagot mo lang dito, bigyan mo kami, kahit ma 3 rounds man lang. And then, hayaan mo na yung nakikinig, kaming nakikinig, ang mag-decide sino. Tama? Sino? Sino yung may, ano? Sino may guts? Fuck up. Nauna sa'yo kung gusto mo, mas bituhin kang pabalik. Diba? Akala mo kasi sobrang gusto yung lyrics. Nung napasama ka sa kantang kontrabida. CLR, respect, nagustuhan ko yung banat mo. Nire-respeto ko talaga, lalo sa construction. Ako ay nagtaka, ako lang na makalaban mo. Pero ba't kailangan pang tumawag pa ng yaya? Respetuhin mo mga nauna sa'yo kung gusto mo. Respetuhin kang pabalik. Diba? Oh. Akala mo kasi sobrang astig mo na nung napasama ka sa kantang kontrabidas. Okay, yun nga, sinasabi lang dito, in short word, rumispeto ka. Either nao naman yan sa hindi, rumispeto ka. Kasi, ang nangyari kasi dito, nilait mo, yun lang yung kanina inuulit ko, nilait mo, tapos ngayon yung nilait mo, nandun ka. Get? Nilait mo yung bahay ko, pero nasa bahay kita. And still, nasa bahay ka na rin. Tapos lalaitin mo, parang niloloko mo sarili mo talaga nun. Andito ka na eh. So kung totoo nagmamahal ka sa kultura, ikaw sa sarili mo ang yumakap sa kultura, lalo ng hip-hop, at sabihin mo sa tao sa pamamagitan ng pagrespeto. Sa lahat po. Hindi lang kay CLR, hindi lang din kay Jyoti, hindi lahat sa lahat ng mga rapper. At kung totoo siya, hindi nga lang to sa rapper may apply. Sa lahat. Men, respect, yun yung dapat. Okay? So, ayun, tapusin ko na yung ano niya.
At bago ka magmalaki, tignan mo muna kung gaano kalaki ang iyong babanggain. Iha, ako ay nataka, ako lang na makalaban mo. Pero ba't kailangan pang tumawag pa ng yaya? Kuya. Yes, sir. Saan si CR? Anak ko. Ay. Ha? Barado. Barado. May commercial pa. Barado. Ah, barado. Barado. Ako, barado. Okay. May commercial pa. Barado din? Barado din si CR. Ako, sa kabila din, kaya? Utak na, sa kabila kaya? Sige, sige. Lahat po si CR, barado. Salamat po, sir. So, ayun, tapos na yan. So, yun nga. Yung CLR, hindi siya word lang na literal na barado. So, pinapasabi ni Jyoti sa kanta niya na kaya mo sumagot, sumagot ka. Kasi, yung mga ginagawa mo ay barado lang. Binabara lang kita. Pambara ka lang. Di ba? Barado na. Ibig sabihin, wala, salto ka na. Kaya mo sumagot, salto ka na. Yun yung ibig sabihin. Pero ang ganda kasi, tanga naman si CR na ilagay sa barado, totoo naman. So, ayun, tapos na siya sa mga hip-hop world. Nandito tayo. Once again, my name is MC Ter. Mag-comment lang kayo sa mainit na talaga naman, mainit na laban between Jyoti and CLR. And CLR versus Jyoti, yan. So, meron na silang sagot. And then ngayon, dahil hindi sumagot, dahil sa hindi sumagot si CLR, nakapaglabas ulit si Jyoti ng isa pa, tingnan natin. tingnan naman natin sa panig. Pakinggan din natin, syempre. Pakinggan naman natin yung panig ni CLR kung paano naman niya lalaruin yung binigay ni Jyoti. Okay? Okay ba yun? So, once again, this is MC Tor N7CA Entertainment. Palakol!